we have. Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang linggo, tayo ang kapamilya. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mahigit sa 1,000 bagong kaso ng COVID-19 na itala ngayong araw. Pangulong Duterte, inutusan ng mga punong barangay na huwag palabasin ang bahay ang mga hindi bakunado. And if he refuses, he can be restrained. FDA, nagbukas na ng application for certification para sa self-administered COVID test kits. Lalawigan ng Batangas, silalagay na rin sa Alert Level 3. Batangas Port, naghigpit na rin sa mga pasahero. Ilang personalidad at celebrity nagpositibo rin sa COVID. At top 10 music sa TikTok, tampok sa mga kwento ni Mark Logan. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan po natin ang balitaan kaugnay sa patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Nakapagtala ang DOH ng 21,819 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Ito ang ika-anim na pinakamataas na bilang na naitala sa kada araw simula ng tumama ang pandemya. Dahil dito, umabot na sa mahigit 2,910,000 ang kabuang bilang ng kaso sa bansa. Bagamat may 10 laboratorio na hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Sa bilang na ito, nasa higit 77,000 ang active cases. May 129 namang naitalang namatay para sa 51,871 na kabuang bilang. Habang may halos 1,000 naka-recover para sa higit 2,781,000 total recoveries. Hindi simpleng sipon ang Omicron variant. Ito ang babala ng World Health Organization, lalo na kung ang tatamaan ay hindi bakunado. Para sa mga eksperto, kailangan pa rin patasin ang antas ng pag-iingat sa kabila ng mga na-oobserbahan sa pasyente na nagpapakita lamang ng mild na sintomas ng COVID-19. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Sinasabing ang case doubling time o yung panahon bago dumoble ang bilang ng nagkaka-COVID bunsod ng Omicron variant ay 2 araw. Ito rin mismo ang lumalabas sa datos kung titignan ang naitatalang kaso sa mga nagdaang araw. Kaya para sa Okta Research, hindi malabong laganap na ang Omicron variant lalo na sa NCR. There is a doubling time right now of 2.2 days, which is a Omicron signature. So it is very likely po that in the next couple of weeks, Omicron will become the dominant variant here in the capital. It will be very scary for the next few weeks. But we simply have to be patient po, and we have to wait until this wave passes over our beloved country. So far, hindi pa naman natin nakikita talaga yung pagbagal ng yung pagdami ng kaso because yung positivity rate ay tumataas. Most likely dahil nga ito sa nasabi ni Father Nicanor na merong Omicron variant na most likely na kumakalat na sa atin. At Yusek, may nakikita na rin tayong pagtaas sa mga ibang parts ng Pilipinas tulad sa Visayas at sa Mindanao. May nakikita na rin bahagyang pagtaas. So medyo concerning yan na baka umabot na rin sa ibang parte ng bansa sa ngayon. Ayon sa Department of Health, bagamat tumataas ang kaso, nakikita rin na mas mild ang sintomas na pinapakita ng isang taong tinamaan ng Omicron. During the Delta increase in the number of cases, we had about 2.8% hospitalizations. Ngayon po sa Omicron, nakikita natin ang trend nasa less than 1.
0.6 to 0.8% lang po. So mababa po yan kumpara doon because we know that Omicron may be milder. Very clear na yung number of hospitalizations, especially among the vaccinated, mababa talaga. Hindi siya sumunod katulad nung sa Delta. Nakita naman natin marami talagang nagkasakit at severe. Ang dapat maintindihan ng publiko ngayon, ang mild na sintomas ng Omicron ay nakikita sa mga bakunadong individual. Pero sa bilis ng pagkalat nito, hindi malabong dumapo ang variant sa isang taong hindi pa nababakunahan o di kaya'y may ibang karamdaman. Kaya babala ng World Health Organization, hindi dapat binabaliwala ang Omicron. We do know that Omicron is causing less severe disease, but it doesn't mean that it is just a mild disease. Omicron is not the common cold. It can still cause severe disease, particularly among people who are not vaccinated, but of course people of older age, people with underlying conditions. Kung patuloy itong kakalat, lalong mabibigyan ng pagkakataon ng virus na mag-mutate o magbago. Kung hindi mapoprotektahan ang malaking bahagi ng populasyon sa pamamagitan ng bakuna, maaaring hindi lang ang Omicron ang huling variant of concern. We're not doing well enough yet globally to be able to say with any degree of certainty that we can avoid the emergence of new variants. Kaya patuloy ang panawagan ng mga eksperto sa buong mundo na protektahan ang sarili sa harap ng mas nakakahawang variant ng SARS-CoV-2. Sa dami na nagkakasakit ngayon, hindi maiwasang ma-delay ang paglabas ng resulta ng test. Ang payo ng DOH, basta may sintomas, mag-isolate na. Kung positibo sa COVID-19 pero asymptomatic, mild o moderate ang sintomas, 10 araw dapat mag-isolate, bakunado man o hindi. Kung severe at critical naman ang naging lagay ng sakit, 3 linggo ang isolation period, kompleto man sa bakuna o hindi. Kung close contact ka naman ng isang positibo sa COVID-19, quarantine ang dapat gawin. Para sa fully vaccinated na close contact, 1 linggo ang quarantine, habang 2 linggo naman para sa hindi pa kompleto o wala pa talagang natatanggap na bakuna. Makabubuti rin na kumuha ng abiso sa mga doktor. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Sa gitna po ng mga panawagan para sa mass testing dahil sa muling pagbulusok ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, nagbukas na para sa application for certification ng self-administered at home test kits ang Food and Drug Administration o FDA. Nagpapatrol, Wena Cos. Na-expose ang marketing manager na si Alisa sa isang katrabaho na COVID-19 suspect, kaya minabuti niyang mag-self-isolate sa bahay. Gusto sana ni Alisa na magpa-test pero nangangamba siyang lumabas. Yung anxiousness ko na lumabas, kasi kung nari sa office, familiar ka kung sino kasama mo. Sa bahay, kilala mo kung sino kasama mo. So at least alam mo kung ano ginagawa nila, saan sila exposed, as compared to going to like mas risky, high risk areas. So yun galing yung pagiging hesitant ko. Sa ngayon, malapit nang gumaling mula sa mga sintomas ang kaopisina niya. Pero hindi pa rin lumalabas ang resulta nito dahil sa backlogs ng testing center. Kaya si Alisa tuloy sa self-isolation. Hirap rin siyang magpa-schedule ng home service swab, kaya malaking bagay sana kung makakapag-test siya ng sarili gamit ang mas murang mga test kits. Every day kasi iba-iba yung situations and circumstances that we are exposed to. So the possibility of risking getting infected is high. So having available and accessible test kits, malaking tulong talaga siya. Sabi ng DOH, tumaas talaga ang demand para sa testing. Aminado rin sila na matagal ang paglabas ng resulta. Tumatagal ngayon ang paglabas ng mga laboratory tests natin dahil dun sa biglang demand for laboratory, dahil ang dami pong nagkakasakit. Pangalawa po, yung mga healthcare workers natin manning our laboratories are getting sick also.
So medyo bumaba po ang kapasidad ng ating health human resources sa ating laboratories. Sa gitna ng mga panawagan para sa mass testing, nagbukas ang Food and Drug Administration para sa applications for certification ng mga self-administered at home COVID-19 test kits. Pero paliwanag ni FDA Deputy General Director Oscar Gutierrez, kailangan pa ng guidelines para sa tamang paggamit ng mga ito. Kailangan po natin ng guidelines on the use, reporting system, even disposal of the waste, interpretation of the test results, and what action should the individual take when he finds out that he is positive. So kailangan po natin ng algorithm from the DOH. And wala pa hong rehistrado ang Food and Drug Administration natin na self-administered test kits, yung ginagamit po sa bahay. May kaibahan po ang mga antigen test kits ngayon na existing sa merkado natin at saka yung self-administered test kits. Yung nandun po ngayon na nabibili natin sa drug stores o di kaya online, kailangan rehistrado ng FDA. Ang gumagamit po nito ang mga healthcare workers kasi yung collection po ng specimen ay kakaiba kaysa sa self-administered test kits. Nasopharyngeal specimen po ang ginagamit dito po sa kailangan ng healthcare workers. Ibig sabihin, mas malalim po at hindi po kaya ng ordinaryong tao na gawin yan. Kailangan po guided tayo ng ating healthcare professionals. Sa ngayon, may 89 na COVID-19 tests na accredited ng FDA. Matatagpuan ang listahan nito sa kanilang website. Sakali mang mayroon nang maaprubahan mga self-administered at home test kits, kailangan ng pakikipagtulungan ng publiko para sa reporting ng mga positibong resulta. Kailangan lang sa mga gagawa nito later on kung may accredited ng mga test kits, ilink pa rin nila sa ating lokal na pamahalaan, yung ating epidemiology and surveillance unit. Kasi ang pakay naman ng ating pagtitesting ay para makita kung sino yung positive at magkaroon ng contact tracing sa mga nahawa o na-expose dito sa positive case na ito. Isa lang ang testing sa mga paraan para makontrol ang pagkalat ng COVID. Kailangan pa rin panatilihin ang minimum health standards. Wen Acos, ABS-CBN News. Magpapatupad ng ilang pagbabago sa pulisiya ang DOH at IATF para sa kapakanan ng mga healthcare workers sa pagharap sa pandemya. Ito'y lalo't muling iginiit ng grupo ng healthcare workers ang umano'y kakulangan pa rin sa natatanggap na benepisyo. Nagpapatrol, Zandro Ochona. Bagamat na ibigay na ang allowance ng iba, iginigiit ng Alliance of Healthcare Workers na hindi pa rin kumpletong nasusolusyonan ang mga problema noon. Nadaragdagan pa nga umano ito bunsod ng panibagong pagsirit ng COVID-19 cases. Ang dami pa rin complain kasi marami pa rin, lalo na lang sa usapin ng understaffing, pagod na sila sa kasalukuyan. At yung ibang may balak pa silang mag-resign kasi nakita natin last year ang dami nag-resign, parang at saka marami nag-early retirement, maraming umalis ng ibang bansa. Kaya dismayado yung ating mga health workers, lalong-lalo na yung benefits last year ay hindi talaga naibigay lahat. Sa tala na kanilang grupo, nasa 884 ang bilang ng mga healthcare workers na tinatamaan ng COVID-19 mula sa 11 pampublikong ospital. Kaya hindi anya malayo na muli silang mag-ingay upang igiit ang mga dapat ayusin sa hanay ng mga healthcare worker. Dapat tuloy-tuloy mas hiring ng mga health workers na dapat hindi contractual ang kanilang position. Dapat gawin silang regular. Last year pa, no, dahil sa hearing ng budget, ang panawagan talaga natin, merong vacant panel position sa Department of Health, gamitin ito yung 14,000 plus na mga health workers. Bilang tugon ng Department of Health, pinag-aaralan na ng IATF na isama na rin ng bilang ng mga medical staff sa isang lugar bago magdeklara ng alert level. Kasama naman po talaga because for us to be able to count the number of beds that are allocated for COVID, kailangan functional ang bed. Ibig sabihin, pag functional, may kama ka, may doktor ka, may nurses ka, may healthcare workers ka, may equipments and supplies ka. Tsaka mo nakaka-count siya. Pinaiksi na rin nila ang araw na dapat mag-quarantine ng mga healthcare workers. Binibigyan na po ng authorization ang ating mga Hospital Infection Prevention and Control Committee at ang ating mga provincial health offices na paikliin ang isolation or quarantine period ng mga fully vaccinated na healthcare workers. Para sa mga positibong kaso, asymptomatic or mild or moderate,
maaari na pong ibaba hanggang 5 araw lamang ang maging isolation period ng mga fully vaccinated. Humingi na rin sila ng tulong mula sa ibang ahensya ng pamahalaan para umagapay sa mga healthcare workers. Ang PNP, ang military, ang mga Navy, kung ano man pong mga medical personnel nila na meron, ngayon po i-deploy natin sa iba't ibang ospital na nagkukulang po ng ating healthcare workers. Pero giit ng grupo ng healthcare worker, gawing prioridad muna ang pagbibigay ng buong benepisyo sa kanila, lalo't may mga umaasa rin sa kanilang pamilya sa gitna ng pandemya. Zandro Ochona, ABS-CBN News. Iniinda na ng ilang negosyante sa Cavite ang epekto sa kanilang hanap buhay ng muling pagpapatupad ng Alert Level 3. Nagpapatrol si Jackie Pascual. Kung dati puno ng ingay ng mga bata, pawang mga kuliglig lang ang maririnig ngayon sa perya na ito sa Tanza, Cavite. Hindi muna pinayagang mag-operate ang perya sa ilalim ng Alert Level 3. Kaya naman nakatenga na ang mga palaro gaya ng shooting gallery at haggis piso. Malaki po ang pagkakaiba kasi parang ghost town na halos yung aming mini carnival. Wala po namamasyal na eh. Dahil sarado na rin po. Umpisa po na mag-lockdown na naman po tayo itong Alert Level 3. Wala po halos tao na doon. Sarado na po. Halos 2 taon nang sarado ang perya na ito at muling nagbukas lang nitong holiday season. Malaki ang gastos ng may-ari sa pagpapaayos at pagpinta sa mga rides, kaya laking panghihinayang nila nang magdeklara ng Alert Level 3. Yung pang-araw-araw po namin gastusin mga pagkain, iisip na naman kami kung saan kami kukuha na. Yung mga tao ko pa, isa pa yan mga tao ko na nasa akin pa sir sa ngayon, hindi pa naman nagsisiuwi yung iba. Nasa 40 katao sir yung halos yung pinapakain ko araw-araw. Nauna nang sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez na nasa 100,000 hanggang 200,000 ang mga maapektuhang empleyado dahil sa Alert Level 3. Umaasa na lang si Adrian na hindi na tumagal pa ang mahigpit na alert level dahil hindi malayong magsara na sila ng tuluyan. Siyempre sir, nangangamba. Hindi po natin alam kung hanggang kailan tatagal yan sir. Kasi lagi naman po pag nag-lockdown ng 2 weeks, na-extend po na na-extend. Ang sana naman po, huwag naman pong tumagal ng katulad nung nakaraan na halos kung ano-ano na po na ibenta namin, mga lupa at ano, may pagkain lang sa mga tao at sa gastusin namin. Hiling din nila ngayon mabigyan sila ng ayuda o tulong ng gobyerno. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Nagbabadyang tumaas ang presyo ng tinapay dahil sa malaking talon sa presyo ng harina. Habang may namumuro namang oil price hike sa susunod na linggo dahil sa pagmahal ng imported na petrolyo. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Hanggang January 15 na lang ang pangako ng mga panaderong mananatili ang kasalukuyang presyo ng tinapay. Lagpas 30% na kasi ang itinaas sa presyo ng harina, kaya hirap na ang mga bakery. Hagip sa planong pagtaas ng presyo ng tinapay ang pangmasang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal na matagal ng proyekto ng gobyerno at private sector. Ang feeling ko lang talaga, siguro naman naiintindihan ng lahat ng mga mamimili na baka 2 pesos na lang. Let's go slow. Dahil sayang naman yung going 11 years na yung project. Sang-ayon ng mga community bakers sa balak na utay-utayin ang dagdag presyo, pero kailangan daw ipaliwanag ng maayos sa consumers bakit kailangan magtaas presyo. Ang pagpapaliwanag dito sa consumer in behalf of the small bakeries and yung mga mamimili sa community bakery, dapat napakaliwanag. Para hindi lumalabas o hindi namin misinterpret, ano ba yan? Buwan-buwan na tumaas ang tinapay. It creates a bad image to the industry to which we belong. Aminado ang DTI na malaki ang itinaas sa presyo ng harina, pero makikiusap pa rin sila sa mga bakers. Pipilitin natin, baka sakali man na ma-extend pa, or kung hindi na, we'll make sure na minimal lang rin yung increase para masagot lang yung pagtaas ng presyo ng harina. Umaalma, pero bibili pa rin ng tinapay ang maraming customers. Bumawi na lang po sa pagtaas ng sahod kasi lahat po ng bilihin tumataas na, yung sahod na lang po ang hindi tumataas. Bibili pa din po. Ayun lang po talaga yung gusto kong kainin eh. Samantala,
May namumuro na namang oil price hike sa susunod na linggo. Sa unang apat na araw ng trading sa world market, nasa 60 centavos na ang iminahal ng gasolina at kerosene, 80 centavos naman sa diesel, dahil pa rin sa pagsipa ng demand sa langis at paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Sa kuryente naman, may maliit na pagalaw sa singil ng Meralco sa January bill. I would like to assure the public na whatever movement it will be, either upward or downward, it's not going to be too much of a burden for consumers. Sa Lunes pa ay anunsyo ng Meralco kung bawas o dagdag singil ang sasalubong sa consumers sa unang buwan ng 2022. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Trending ang mga eksena ni na Catriona Gray at Liza Soberano nang ipagdiwang ang kani-kanilang kaarawan. Kwentong inspirasyon naman at kiliti ang hatid ng Kapamilya Network ngayong weekend. Nagpapatrol, Mario Dumawan. Gusto ko ba mag-boxing? Istorya ng pananampalataya ang hatid ng maala-ala mo kaya ngayong weekend sa pagganap ni CJ Navato bilang Olympic silver medalist na si Carlo Paalam. Bago pa man makapag-uwi ng medalya, hinangaan ang kwento ni Paalam na nagsimula sa pangangalakal sa Cagayan de Oro. Carlo Paalam! Si! Ngayong weekend na rin magbabalik ang kwelang mystery music game show na I Can See Your Voice. Nagpasabog ang host na si Luis Manzano sa pagpapakilala niya kay Cherry Pie Ficache bilang bagong miyembro raw ng pamilya Manzano. Pinakabagong dagdag sa Manzano family. Magsisimula ulit ang hulaan kasama ang sting investigators na sina Clarice de Guzman at mga komedyanteng sina MC, Lassie, Negi at Nico Natividad. Pagkatapos naman pasinungalingan ng isyong buntis siya, ipinagdiwang ni Liza Soberano ang kanyang kaarawan kasama ang nobyong si Enrique Hill sa Amerika. Pinagdiriwang din ni Catriona Gray ang kanyang 28th birthday sa pagbigay ng makulay na pagpupugay sa Metropolitan Theater. Hit sa netizens ang pag-transform ng Miss Universe 2018 bilang iba-ibang artista sa kanyang video tribute sa historical landmark kung saan din niya tinampok ang disenyong Pinoy. Ayon sa National Commission for the Culture and the Arts o NCCA, natutuwa sila sa patuloy nilang kolaborasyon kay Catriona sa ikatlong taon niya bilang cultural ambassador. Kinilig din ng netizens sa post ng birthday girl kasama ang boyfriend na si Sam Milby. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, lalawigan ng Batangas, lalagay na rin sa Alert Level 3, Batangas Port. Naghigpit na rin sa mga pasahero. At simbahan ng Quiapo, bantay sarado ng mga polis. Abangan ang iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Ilalagay na rin sa Alert Level 3 ang Batangas simula sa Linggo. Naghigpit na rin ang Batangas Port sa mga pasahero na magmumula sa mga lugar na nasa Alert Level 3. Live mula sa Batangas City, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, dyan ba sa Batangas pagbabawalan na rin lumabas ang mga hindi bakunado? Pia, dito sa lungsod ng Batangas ay inadapt na rin ng lokal na pamahalaan ang MMDA resolution na nagbabawal o naglilimita sa paglabas ng mga residenteng hindi pa bakunado gaya ng pagsakay sa mga pampublikong transportasyon at pagpunta sa mga shopping mall. Nagmamadali nang makauwi sa Romblon si Leonard matapos mag-asikaso sa Maynila ng mga dokumento para sa renewal ng kanyang lisensya bilang security guard. Kinabahan siya matapos itaas na ang Alert Level 3. Una-una po nahirapan siya dahil sa online po sir eh. Online po espas namin. Minsan po pinding, ngayon lang po nagpumasok. Naputol naman ang bakasyon ni Edelberto sa Caloocan. Tumaas ng Level 3. Kaya takot din ako, umuwi na ako. Hirap ma-lockdown eh. Espas at vaccination card lang ang pinakita ni na Leonard at Edelberto sa Batangas Port. Pero dahil muling naghigpit sa protocol ang pantalan, hindi na pasasakayin ng barko ang mga hindi naman essential ang biyahe. Gayun din ang mga edad 18 pababa at senior citizen at mga may comorbidity.
Huwag na pong ipilit, hindi po kayo makakapasok ng Batangas po. Mapatunayan ni Cecil, papayaga pong makapasok. Pero kung papasyal lang o papasyal sa kanilang kamag-anak man, hindi po pwede. Sa ngayon, hanggang January 15. Sa Batangas City, nilimitahan na rin ang kilos ng mga hindi pa bakunado. Papayagan lamang lumabas ang mga wala pang bakuna kung essential ang gagawin gaya ng pagbili ng gamot at pagkain. Sumipa na rin ang COVID-19 active cases sa Batangas City mula sa dating 22 noong katapusan ng taon, 170 na ito ngayon. Marami sa mga nahahawa ay mga bata, kabilang na ang bagong silang na sanggol sa Barangay Bulbok. Limitado na rin ang mga aktibidad para sa selebrasyon ng fiesta ng Santo Niño sa lungsod sa January 16. Ipoprosesyon lang sa ilog ng Kalumpang ang Santo Niño na isasakay sa isang bangka. Sa Bacol City, puno na ang isolation facility. Ayon kay Mayor Lani Mercado Revilla, magre-renta na sila ng apartel para gawing temporary isolation facility. Ang siyudad malasakit dito po sa may Habay ay puno kaagad in 2 days. Noong December, 2 lang ang pasyente natin. Nagdadala na ho tayo sa may Silang, Cavite. Mula noong Miyerkules, umabot na sa 414 ang aktibong kaso sa Bacoor. Hinimok ni Mayor Revilla ang konseho na gumawa muli ng ordinansa para ibalik ang curfew. Bawal na rin lumabas ng bahay sa Bacoor ang mga walang bakuna. Sa Silang, Cavite, nagpositibo muli sa COVID-19 si Mayor Cory Poblete at ilang empleyado ng munisipyo. Fully vaccinated na at may booster shot pa si Mayor Poblete. Pia, dito sa Batangas City, simula January 14 ay bawal na ang pagbili ng alak, pagbebenta at pag-iinom ng alak dahil ipatutupad na ang liquor ban kasabay ng kapiyestahan. At mayroon pa rin namang binibining lungsod ng Batangas pero magiging virtual na lamang ito. Samantala sa Laguna, sinabi ni Governor Ramil Hernandez na ibabalik na ang curfew simula ngayong gabi. Yan ay magsisimula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Pia. Maraming salamat, Dennis Datu. Inutusan na ni Pangulong Duterte ang mga punong barangay sa buong bansa na pigilang lumabas ng kanilang mga bahay ang mga hindi bakunado. Ito bilang paghihigpit sa harap ng patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. I'm now giving orders to the barangay captain to look for those persons who are not vaccinated and just would request them or order them, if you may, to stay put. Inutos ni Pangulong Duterte sa mga punong barangay na pigilan at huwag payagan lumabas ng bahay ang mga hindi bakunado. Ito'y kasunod ng pagdami ng mga nagkakasakit ng COVID-19. And if he refuses, then the barangay captain, being a personal authority, is empowered now to arrest the recalcitrant persons. Ikinatuwa ng ilang barangay officials ang pahayag ng Pangulo. Magkakaroon na po kami ng ngipin talagang ipatupad ito. At dun sa mga ayaw din po na sumunod, medyo may rami-rami pa rin po kasi wala pong batas na talagang tunay na akong nakikita. Baka ho kami naman ang madimanda. Kaya po ngayon itong sinabi ng presidente na ito ay napakaganda. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte, hiningi na ang mga pangalan ng mga hindi pa bakunado sa bawat barangay sa lungsod. Sa ordinansa ng Quezon City LGU, pagmumultahin ng halagang 500 hanggang 3,000 piso ang sino mang hindi bakunado na lalabas ng kanilang bahay. Ang pinapayagan lang na lumabas na hindi bakunado ang bibili ng mga essential goods at ang individual outdoor exercise na malapit lang sa kanilang tahanan. May multa rin ang mga establishmento na mahuhuling tatanggap ng hindi bakunado. Pag may nahuling mga establishments that are also violating, meron silang 3,000 pesos na first offense, 5,000 pesos yung second offense na may kasama ng temporary suspension of business permit and temporary closure order. And for the third offense, 5,000 pesos and cancellation na po ng business permit.
Papayagan naman lumabas ang mga magtatrabaho na hindi bakunado. Basta't susundin ang every 2 weeks na RT-PCR test na sila mismo ang magbabayad. Ang Las Piñas naman, nagsimula na makipag-ugnayan sa PNP sa pagpapatupad ng direktiba ng Pangulo. Susunod din sa utos ang Muntinlupa LGU. Sa Parañaque City, naglabas na rin ng executive order si Mayor Edwin Olivares para sa implementasyon ng utos ng Pangulo, habang ang lungsod ng San Juan ay pinapag-aralan pa ito. Sa lungsod naman ng Makati, hindi mo na nila ito papatupad dahil kasalukuyang binabalangkas pa ang ordinansa. Sa Maynila, ipinag-utos na ni Manila Mayor Isko Moreno sa mga miyembro ng City Council na bumuo na ng ordinansa na kanilang ipapatupad kaugnay ng utos ni Pangulong Duterte. Ayon naman kay Marikina Mayor Marcy Chodoro, kailangan pag-aralan mabuti bago isagawa ang pag-aresto sa mga hindi bakunado dahil paglabag umano ito sa kanilang karapatan. Hati naman ang opinyon ng iba sa utos ng Pangulo. Kung ayaw ng tao, hindi natin pwedeng pilitin. Karapatan nila yan eh. Kung magkasakit sila, problema nila yon. Kung yun ang patakaran ng presidente, wala tayong magagawa. Presidente yan eh. Kung aarestohin, dapat wag na lang palabasin. Dapat obligahin na lang na bakunahan nila. Una nang inaprubahan ng Metro Manila Council at Calabarzon Regional Task Force ang sarili mga resolusyon na ang mga hindi bakunado ay dapat manatili na lang sa kanilang mga bahay. Zia Nambrosio, ABS-CBN News. Itinanggi ng Malacanang na magdedeklara ng martial law ang Pangulong Duterte dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID sa bansa. Tinawag ni Acting Presidential Spokesman Cabinet Secretary Carlo Nograles na fake news ang kumalat na balita kahapon. Nagbabala din si Nograles sa mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon online. Anya, hindi ito nakakatulong at nakakadagdag lang ng pag-alala at panik sa ating mga kababayan. Kumalat kahapon ang isang voice clip ng isang babae na nagsasabing magkakaroon ng total lockdown at martial law. Fake news po ito. Huwag po tayong magpapaniwala sa mga ganitong uri ng balita. Please get your news and information from credible sources only. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, good weather ba tayo ngayong weekend? George, good news dahil mainit ang magiging panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend. Kaya tiyak na makakapagpatuyo ng labada ang ating mga kapamilya kung hindi sa Sabado ay sa Linggo. Ngayong weekend, iiral ang amihan sa Northern Luzon samantalang ang mainit na easterlies mula sa Pasipiko ang makakaapekto sa ibang panig ng bansa. Wala ring low pressure area o bagyo ang mabubuo hanggang sa susunod na Linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company, posible ang malakas na ulan sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan sa Sabado at may ulan din sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Southern Quezon at Bicol Region. Sa Linggo, maganda naman ang panahon at mababa ang tsansa ng ulan sa buong Luzon. Mainit din at mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila ngayong weekend. May ulan naman sa Leyte Provinces at Western Samar sa Sabado at Linggo at posible rin ang ulan sa Panay bukas at sa Negros, Cebu at Bohol sa Linggo. Maulan din ngayong weekend sa Caraga, Bukidnon, Sulu Archipelago at ilang lugar sa Davao Region, Sokcergen at Zamboanga Peninsula. Yan po ang lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat, pamilya. Hirap pa rin makabili ng gamot sa ubo, lagnat at sipon sa mga butika. Ang ilan sa mga naghahanap, dumayo pa sa Metro Manila galing sa mga kalapit na probinsya. Nagpapatrol, Bianca Dava. Paskil pa rin sa maraming butika sa Metro Manila ang mga abisong ubos na ang kanilang supply ng gamot kontra sa lagnat, ubo at sipon. Ang taga-Antipolo Rizal na si Edgar, bumiyahe pa pa Maynila para maghanap ng paracetamol. Nasa 10 butika na ang kanyang napuntahan pero wala pa rin siyang nabibili. Sobrang hirap ngayon kasi nga dahil sa nangyayari na ang daming bumibili, ang daming may kailangan, and considering na flu season din ngayon, kailangan ko lang din na mag-stocks kahit na mga 10 tabletas lang para
if ever mahawa sa ubo sipon, ganun, meron na agad. Nagbunga naman ang ilang oras na pag-iikot sa Maynila ng taga-Obando, Bulacan na si Brian dahil nakabili siya ng 3 piraso ng paracetamol. Yun nga lang, kulang pa raw ito para sa 2 anak niyang may sakit. Mahirap kasi naka-6 na puro walang stock. Sa butikang ito, may dumating na supply ng generic medicines na limitado na nilang binibigay sa mga customer. Naglilimit po kami kasi kawawa din naman po yung mga kababayan natin na ang kaya lang bilhin is 1 box or piraso lang. Nagpaalala naman ang isang pharmaceutical company sa publiko ng tamang pag-inom ng paracetamol na lunas sa lagnat at ilang sakit sa katawan. Para sa mga adult, 1 hanggang 2 500 milligram tablets ang dapat inumin kada 4 hanggang 6 na oras. Hindi rin dapat lumagpas sa 8 tableta kada araw ang iniinom. Meron din pong overdose sa paracetamol at meron din toxicity. No? Kaya hindi mo tayo dapat uminom ng basa-basa ng gamwa kung hindi talaga kailangan o kaya piniprescribe din ng doktor. Kung wala namang gamot sa bahay, payo ng herbs expert na si Dr. Emil Aligi, pwedeng gumamit ng mga halamang gamot. Ang luya, bukod sa lunas sa ubo at sore throat, epektibo rin umano kontra lagnat. Kailangan lang magpakulo ng 3 baso ng tubig at ihalo ang dinurog na luya. Mas maganda anya kung lagyan din ng tanglad. Ginger at saka yung tanglad, meron pong antiviral property yan. So, sinasabi rin natin na kung meron naman kayong tingin na yung inyong problema ay mukhang flu, yung pag-inom nyo ng salabat na merong tanglad, no, ay makakabuti rin pare din siya. Hindi lang po sa lagnat, makakabuti rin po dahil meron kayong viral infection. Dagdag ni Aligi, gamot din sa trangkaso, hirap sa paghinga at iba pang mga sakit ang lagundi. Pakuluan lamang sa tubig ang mga dahon ng lagundi at inumin. Higit pa sa mga gamot, payo ni Aligi sa publiko, mas mainam pa rin na magpahinga, uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at palakasin ang resistensya para malabanan ang anumang sakit. Bianca Dava, ABS-CBN News. Todo bantay ang mga pulis sa simbahan ng Quiapo para tiyaking walang makalalapit sa First Friday Mass ng taon. Ikinakasa naman ang mas mahigpit na seguridad sa mismong pista ng Nazareno sa darating na linggo. Nagpapatrol, Raya Kapulong. Nakasarado ang simbahan. Walang mga deboto, tahimik at halos ang alingaw-ngaw lang ng misa ang naririnig mula sa labas ng Quiapo Church. Ganito ang sitwasyon maghapon sa dapat sanay First Friday Mass ng taon. Tuwing unang Biyernes ng taon, karaniwan maraming tao dito sa Quiapo Church. Pero dahil sarado muna ang simbahan, bawal munang pumunta dito at online muna ang mga misa. Sa halip ng mga deboto, mga pulis ang nakapwesto dito. Bantay sarado ng mga pulis ang paligid ng Quiapo Church. Nakasarado ang ilang mga kalsada sa paligid ng simbahan at may mga nakaposte ring mga pulis sa inner at outer control points. At ngayon na nailatag na natin lahat yung ating security plan ay makita nyo naman na maayos, malinis, wala kayong makikitang tao na pumipilit o grupo ng mga deboto na pipilitin pa ring makapasok dito sa simbahan ng Quiapo. Napaluha na lang habang nagdadasal ang residente sa lugar at deboto na si Aling Miriam. Pauwi na sana siya pero saglit siyang dumaan sa simbahan dahil kaarawan niya ngayong araw. Lalo pang humabang buhay ito. Tapos ito nga po, matapos na pong paghihirap na itong mundo, naalis na po ang mga sakit, naayos na po. Maging normal na po uli, magbalik sa dati. Bumigat din ang daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada dahil sa mga isinarang kalsada sa paligid ng simbahan. Panibagong hamon sa mga deboto, naiintindihan naman po ng mga deboto na kailangan, gamat nalulungkot, pero kailangan intindihan at unawain ang sitwasyon. Sa mga deboto, nakikisuyo kami, iwasan natin na wala pong talagang misa
physically. At wala kayong makikita mga screen na dito sa area katulad last year. So wala pong dahilan para pumunta kayo rito dahil sarado ang simbahan. Ang inihingi ko naman ay pangunawa. Mas pinaghahandaan na ngayon ng mga pulis at LGU ang posibleng magiging sitwasyon sa Linggo sa araw mismo ng pista ng Nazareno. Ang challenge na lang talaga natin dito is yung January 9 na sana maging ganito na tutugon at susunod yung ating mga deboto na doon na lang, sa bayan na lang nila ang online mass sa kanilang mga bahay at huwag nang pumunta dito sa Quiapo Church. Sa Cebu, sinimula na kanina ang mga misa para sa kapistahan ng Senyor Santo Niño. Naka-livestream lang ang misa kaya tanging mga pari at ibang miyembro ng simbahan lang ang pinayagan sa loob ng basilika. Ilan naman sa mga deboto ay nagdala ng kanilang mga imahe ng Santo Niño at sinayaw ito sa mga awit ng simbahan. Nakabantay naman ang mga pulis para matiyak na nasunod ang safety protocols. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Bumuhos ang tulong pinansyal para sa isang batang muntik tangayin ang baha nung bagyong Odette. Patuloy naman ang panawagan ng mga residente ng Siargao na bilisan na ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa kanila. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Wala pa ring bubong na masilungan si Mang Manuelo, kaya mabilis niyang kinukumpuni ang kaniyang bahay sa Barangay Consuelo sa Siargao Island. Isa siya sa nakatanggap ng 5,000 pisong financial assistance mula sa DSWD. Bagamat nagpapasalamat, hindi raw ito sapat para maitayo ang nawala sa kanya noong bagyo. Mga 20 anyos na ito pag sikap ko, hindi na yan mabalik. Saan niyo gagamitin niya 5,000 pesos? Yung lang, pang-reserva lang, kung mawalaan ako ng pira, mayroon ako. Aminado ang LGU, kakaunti pa lang ang nakatanggap ng tulong pinansyal. Si Aling Loni, nagtitinda na lang ng bagoong at kamatis para may panggasto sa kanyang 7 anak. Panawagan niya, bilisan ang rollout ng financial assistance na ipinangako ng gobyerno. Wala pa po. Sana mabilis na yung pamigay nila 5K kasi para may pantustos kang pambili ng kailangan. Bumili sa kanya ng 60 pisong bagoong si Mang Diomedes. Ito na raw muna ang ulam niya dahil ubos na ang natanggap na relief goods. Kung sakaling makatatanggap ng 5,000 pisong ayuda, ipambibili raw niya ito ng pagkain at materyales pampagawa ng bahay. Kayo ba sir, nakatagap na ba kayo ng 5,000 pesos? Wala pa sir. Nag-start na yung commitment ni President Duterte to give 5,000 per affected families. Dito sa DAPA, we are expecting around 80 million initially to be downloaded to the province para maibigay sa mga nawalaan ng bahay. Inaabangan na ng mga taga-Siargao ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Malaki daw ang maitutulong nito para maitawid ang kanilang mga pangangailangan ngayong halos nawala na lahat ng kanilang kabuhayan. Sa Surigao City, hindi pa rin nakakapamahagi ng tulong pinansyal, pero tuloy ang pamamahagi ng relief goods. Wala pa rin kuryente sa malaking bahagi ng syudad at hindi pa rin stable ang linya ng komunikasyon. Samantala, buhos naman ang tulong pinansyal para kay Justin Ray Formiles, ang batang muntik matangay ng baha noong kasagsagan ng bagyo. Ipinalabas ng TV Patrol ang kwento ni Justin bago magpasko at marami ang naantig na puso. Salamat po sa inyo. Pero hindi pa rin sila nakikita ng kanyang ina na nasa Maynila. Kaya panawagan ng bata, Ma, uwi na. Umuwi ka na para maalagaan mo yung mga anak mo. 10,000 piso na ang natanggap ni Justin mula sa iba't ibang donor. Jervis Manahan, ABS-CBN News, Siargao Island. Nakatuon ngayon ang oras ng mga taga-Dinagat Island sa pagkukumpuni ng kanilang mga bahay na pinadapa ng bagyong Odette. Kailangan na kailangan nila ng ayuda, kaya umalalay sa kanila ang ABS-CBN Foundation. Nagpapatrol ang ating kasamang si Bernadette Sembrado.
Sariling bahay ang kinukumpuni ngayon ng karpenterong si Samuel Buya matapos sirain ng bagyong Odette. Pilit niyang pinagdudugtong ang mga tira-tira at napulot na materyales para hindi mabasa ang kanyang pamilya. Ngayong inuulan pa rin ang kanilang lugar sa Barangay Rita Glenda sa bayan ng Basilisa. Medyo pag kumakalabog yung mga yero, nakakatakot, walang masilungan ma'am. Wasak talaga ito. Ang 85 years old na kapitbahay ni Samuel na si Tarsila Seren ay mag-isa ring inaayos ang kanyang tirahan. May kanya-kanya ng pamilya ang kanyang mga anak, kaya mag-isa nang namumuhay si Nanay Tarsila. Birthday ni Nanay noong December 24 at anya, ito ang pinakamalungkot niyang kaarawan, Pasko at maging bagong taon. Wala na ko mag-sribit kay sila namang bayko at mabuti sana bigyan ako ng tulong. Dahil dapa rin ang tirahan, hindi pa rin makabalik sa pangingisda si Tatay Nestor Perodes ng Barangay Jegas. Pasalamat siyang naikubli niya sa mga bakawan ang kanyang bangka bago tumama ang bagyong Odette, kaya hindi ito gaanong nasira. Tanging pangingisda lamang kasi ang kanilang kabuhayan at pinagagamot niya pa ang kanyang misis na na-stroke. Isa yung pagkain namin. Kung walang mag-ano, wala kami pagkain. Habang kailangan ng mga taga-barangay Rita Glenda at Jegas ng ayuda, pinuntahan sila ng ABS-CBN Foundation, dala ang mga bigas at dilatang pantawid sa mga susunod na araw. Pasalamat kami. Mahirap eh. Ay, kaya ma'am, kayanin ko. Nasasaya ako kasi nakakain ako. Bernadette Zambrano, ABS-CBN News. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagpapadala ng tulong, lalo na't marami pa po tayong kababayang sa ayuda muna ngayon umaasa matapos mapinsala ng bagyong Odette. Para po sa inyong donasyon, pwede po kayong magdeposito sa mga bank account na nasa inyong TV screen. O kaya i-scan ang QR code. Pwede rin po ang in-kind donations na maaaring dalhin sa mga Sagip Kapamilya Warehouse. At para naman sa ating mga kapamilya abroad, narito po ang paraan para makatulong. Sa anumang hamon, walang may iwang mag-isa dahil andito tayo para sa bawat pamilya. Kapamilya, mahigit 64 na libong pamilya na ang naabot ng inyong mga donasyon sa ating tulong-tulong sa pag-ahon. Dahil sa inyong kabutihang loob, nakalikom na tayo ng higit 54,105,000 pesos in cash at lampas 8,884,000 pesos in kind. Muli po, maraming salamat, kapamilya. Susunod, Senador Ping Lacson nagpositibo sa COVID. Dating Senador Bongbong Marcos na-expose naman umano sa taong positibo sa COVID. At silipin, bata, nag-alas Superman para tulungan ang mga nasa lanta ng bagyo. Tutok lang sa iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Hindi sumipot sa pagdinig ng COMELEC sa kanyang disqualification case si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Na-expose umano si Marcos sa ilang COVID-19 positive kaya kailangang mag-isolate. Pero hindi agad nakapagpresenta ng medical certificate ang kanyang kampo. Sa halip, binasa ng kanyang abogado ang isang electronic medical certificate kung saan sinabi ang kondisyon ni Marcos Jr. Tinuloy na rin ang pagdinig sa tatlong petisyon laban sa kanya. Inatasan ng kampo ni Marcos na magsumite ng manifestation sa loob ng 24 na oras para ipaliwanag ang hindi niya pagsipot at inakip ang medical certificate. Pagpapatuloy ang pagdinig sa mga disqualification case ni Marcos sa mga susunod na araw. Positibo sa COVID-19 si Senador Panfilo Lacson. Sa isang tweet, sinabi ni Lacson na inaabot ng 2 araw bago niya nakuha ang resulta ng kanyang RT-PCR test. Naabisuhan na rin anya ang lahat ng kanyang nakasalamuha at wala naman sa kanilang may sintomas. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng molnupiravir at iba pang gamot
ng tanggapan ni Vice President Lenny Robredo sa pamamagitan ng Bayanihan e-Konsulta. Libre ito kung naresetahan ng mga volunteer doctors ng kanyang tanggapan. Bukod sa online consultations, tuloy rin ang libreng antigen testing sa ilang lugar sa pamamagitan ng SwabGab Project. Ininspeksyon naman ni Manila Mayor Isko Moreno ang vaccine storage sa Santa Ana Hospital kanina. Tiniyak niyang maraming bakuna para sa mga taga-Maynila at mga hindi residente ng lungsod. Kabi-kabila ngayon ang mass vaccination centers ng LGU para sa publiko na kasalukuyang dinarayo rin mula sa mga residente ng Karatig lungsod. Nag-ala Superman ang isang bata sa Alegria, Cebu para subukan tumulong sa mga kababayang nasa lantaan ng Bagyong Odette. Sa mga larawan nakuha ng Cebu-based photographer na si Dexter Faunilian, makikita si Dynic Luca Redula Polito na tumulong sa paglilinis ng mga debris ng Bagyong Odette. Nag-igib siya ng tubig at tumulong sa paglalaba. Sabi ni Faunilian, bagamat photoshoot lang ito para sa ikalawang kaarawan ni Dynic, nais niya magsilbing inspirasyon at pag-asa ang bata at magbigay ng giti sa mga kababayang patuloy na nagsusumikap na makabangon mula sa hagupit ng Bagyong Odette. Susunod, Pia Wurzbach at Eliza Valdez nagpositibo sa COVID. At top 10 music sa TikTok, tampok sa mga kwento ni Mark Logan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Ano ang inyong plataporma sa pagpapaganda at pagsasaayos ng public transportation? Hindi lamang ng Metro Manila, kundi ng buong Pilipinas. Adempto naman tayo. Solusyon ang dapat kailangan. Dapat, bago mag-lockdown, ayuda muna. Nagsasabi na baba ng sihin ng kariyente, baba ng sihin ng tubig, eh sana magkatotoo yun. Bayan na hindi sumailalim sa mandatory quarantine. Kinilala ang returning overseas Filipino mula Amerika na si Maria Bernalin Muñoz o tinaguri ang massage girl. Sa investigasyon, lumabas na hindi sumama sa mga staff ng quarantine hotel sa Makati si Muñoz at sa halip. Dumiretso sa kanyang kondo sa BGC sa Taguig pagdating sa bansa noong December 22. Nag-post po umano ito ng mga larawan sa social media kung saan ipinagmalaki pa ang kanyang ginawa at nagpatawag pa ng masahista. Kasong may kaugnayan sa paglabag sa RA 11332 ang isinampa laban sa balikbayan. Nakuhanan ng CCTV ang pagtakas ng isang sasakyan matapos magpa-full tank sa isang gasolinahan sa Mexico, Pampanga. Sa video, makikita ang nagpapakarga ang puting SUV pero nang bunutinan ng gasoline boy ang gas pump ay bigla naman itong humarurot papalayo at tinakasan ang bill na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Sa halip, sa isang follow-up operation, nahuli ng PNP Highway Patrol Group ang driver na si Arvin De Luna. Napagalamang dati nang may kaso kaugnay ng ilegal na droga. Nirentahan lang din umano ni De Luna ang SUV. Naharap sa patong-patong na kaso si De Luna. Pumanaw na sa edad na 97 ang pambansang alagad ng sining para sa panitikan na si F. Shonil Jose. Ayon sa pamilya at Philippine Center of International Poets, Playwrights, Essayists, Novelists o PEN, pumanaw ang manunulat alas 9:30 kagabi habang naghihintay para sa kanyang angioplasty sa Makati Medical Center. Ilang oras bago pumanaw, nakapagsulat pa si Jose ng pasasalamat sa Diyos at sa kanyang puso. Kabilang sa mga kilalang obra ni Jose ay ang short stories na The God Stealer, Waywaya, Arbol de Fuego, ang novel na Three, at ang essay na A Scenario for Philippine Resistance. Nagparating naman ang pakikiramay si Pangulong Duterte sa pamilya ni Jose. Pati po ang ABS-CBN, nakikiramay sa mga naulila ng National Artist for Literature, F. Shonil Jose. Positibo rin sa COVID-19 sina Miss Universe 2015 Pia Wurzbach at PBB celebrity housemate na si Eliza Valdez. May paalala naman ang ilang kapamilya stars sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19.
Nagpapatrol, MJ Felipe. Paano ba nakakaapekto ang social media sa ating mga relasyon sa tunay na buhay? Dito iikot ang ikatlong season ng Click, Like, Share, isang iWant TFC original series na pagbibidahan ng kapamilya stars. Para sa celebrities, parehong may maganda at masamang naidudulot ang social media. Gagamitin yung name mo na bibili ng something or gagamitin for kausap kung yari na, ay, isupport mo naman ako kasi ako si ganito-ganito, pero hindi naman ikaw yon. So, sana lang marunong din tayo mag-check, mag-fact-check, and mag-check talaga sino ba yung verified and kung sino talaga yung ginagamit lang yung name natin to scam people. Pero para kay Vivory, naging daan ang digital platform para makapag-fundraising sa mga kababayang naapektuhan ng bagyong Odette. We were able to give na yung mga goods dun sa Bohol. Comeback project ito ni Elmo Magalona matapos ang A Soldier's Heart noong 2020. First time na mga mapapanood si Belle na hindi kasama ang ka-love team na si Donnie Pangilinan. When it comes to stuff like this naman po, both of us are very supportive with, you know, each of our passions and what we love doing. Right now po, I can't see myself being paired up with anyone else. It's one of the good things about this year then, kasi I'm trying to focus on myself more, like maybe next time yung love for me. Sa gitna ng muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 cases sa bansa, may paalala sila sa ating mga kababayan. Kaka-booster lang namin ni Belle sa mga followers namin dito, sa mga nanonood, please magpa-vaccine na kayo para maiwasan natin yung sakit na to at huwag na tayong lumabas at palaging hugasan yung kamay at mag-face mask. Samantala, ibinahagi naman ni Miss Universe 2015 Pia Wurzbach na nagpositibo siya sa COVID-19 habang nasa United Kingdom. Sa kanyang Instagram post ngayong araw, sinabi ni Pia nakuha pa rin niya ang virus kahit kompleto siya sa bakuna at booster shot. Lahat ng sintomas naranasan niya, fever, sore throat, body pain, ubo at pagkawala ng panlasa at pang-amoy. Ngayon nagre-recover na si Pia at nagpapasalamat na hindi nahawa ang mga magulang. Pero payo niya, seryosohin ang COVID dahil pwede kang magpositibo kahit ikaw ay malusog. Nagpositibo rin sa COVID ang atleta at PBB Community Celebrity Housemate na si Eliza Valdez. Ayon sa kampo ni Eliza, nakaranas siya ng mild symptoms at nagpapagaling na sa bahay. Nagpasalamat sila sa lahat ng nanalangin para sa agaran niyang paggaling. MJ Felipe, ABS-CBN News. Samantala, inanunsyo ng programang I Can See Your Voice na mapapanood ang kanilang bagong season simula sa susunod na Sabado, January 15. Mapapanood yan sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z, alas 9:30 ng gabi. Bukod po sa video, kinakailigan na rin ng mga Pinoy na sayawan ang bawat dance challenge sa TikTok. Siyempre, hindi kumpleto yan kung wala ang mga trending at nakakaliw na kanta. Alamin natin ang top 10 music ng TikTok sa taong 2021 sa mga kwento ni Mark Logan. So number 10, Cutie Uy by South Trill. Isayaw mo ako sa kita ng ulan, mahal ko. Binibini ni Sac Tabudio ang viral dance at number 9. Number 8, Biyahe ni J. Roa. Number 7, Ever After, Bonnie Bailey. Song number 6, Lagi by Skasta Klee. Just like the day that I met you. Number 5, Heartbreak Anniversary by Gideon. It's like the day that I met you. The day I thought forever that you love me. But that'll last forever. It's cold outside. Like when you walked out my life. Why you walk out my life?
At number 4, What is Love by South Korean girl group Twice. At number 3, Booty Work ni T-Pain na pinasikat ni social media superstar Liana Guerrero. Number 2, na humaling naman ang mga bata sa cover ng Tutu ng bata ring si Alma Zarza. Ay bebe, hindi naman Tutu, na pu yarn. And TikTok's number 1 music for 2021, Pajama Party ng 1096 Gang. Pamparampam pam pam pamparampam pam sumabay lang sabay sarap sa pakiramdam pamparampam pam pam. Mark Logan, ay iba rin si Lola, papampam din. Pamparampam pam pam pamparampam ABS-CBN News. Pamparampam pam pam pamparampam sumabay lang sabay. May TikTok ba kayo? Wala, yan ang hindi ko talaga kaya. Meron, pero nanonood lang. Ah, meron ka, Johnson? Nanonood lang. Ah. Manood-nood lang tayo. Okay, wala. Ngayon. Lagi lang akong hinahamon ng mga pamangking ko. Ah. Pero mga kapamilya, mag-ingat tayo palagi at mataas ang kaso ng COVID-19 ngayon. Kung wala tayong gagawin sa labas ng bahay, mag-TikTok na lang tayo. Ay, mag-iingat ho mga kapamilya. Happy weekend at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako si Johnson Malaban. Ako si Pia Gutierrez. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si George Cariño. Sa ngalan ni na Henry Umaga Diaz, Karen Davila at Bernadette Sembrano, na hindi na muna natin makakapili ngayon dahil sa aming COVID-19 quarantine protocol. Maraming salamat. At magandang gabi!